Yo, what's up mga lads? Ako nga po pala si Gary. So dito sa vlog na to mga lads, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung diskarte ko, ano nga ba yung ginawa kong diskarte para mas makilala yung ginawa kong business or yung itong printing na ginawa ko. Kasi simple nga, diba? Dati ako nagtatrabaho sa isang printing shop, tapos nagsarili. So ang tanong, paano tayo makikilala ng sa isang lugar na yun yung service natin, yun yung services natin, or yun yung business natin. So yan yung i-share ko sa inyo mga lods. Disclaimer nga po pala, ako hindi po ako eksperto sa larangan ng printing. Ang ginagawa ko lang po is makapag-share, makatulong sa mga taong nagsisimula. Yung tipong halos isang buong buwan halos wala kang makitang client kasi nga wala kang ginagawa, yon. So kailangan mo may gagawin ka. So ito yung ginawa ko. So bago yan, intro muna tayo. The fire burning, the fire burning, burning, burning. So una kong ginawa noon mga lods, siyempre nagsarili na ako. Meron na akong isang shop. Actually, ang nagsimula ako sa kwarto pa lang. So naisip ko paano ako makikilala, kasi nga nagsimula na doon yung printing ko noon. Nasa kwarto ako. So una kong ginawa noon mga lods is ano, sa YouTube, sa Facebook. So yun, every time na may project ako, pinipicturean ko tapos pinopost. So yun, isa na yun. Ang tawag doon is ang iba kasi na misunderstanding nila, kasi una nilang titingin doon, ang tingin nila is parang nagpapasikat. Hindi nagpapasikat. Ang tawag doon is self-advertising. Ina-advertise mo yung sarili mong business kasi nga hindi nagsisimula pa lang tayo. So ang ginawa mo, nag-self-advertise ka kasi nga hindi natin kayang magpa-advertise sa radyo, sa TV, yung mga ganoon, sa magpa-advertise sa YouTube kasi nga mahal 'yon. Kahit sa radyo man lang, mahal na mahal. May ano na 'yon, may pirang katumbas na doon. So pag sa social media ka, sa Facebook pa 'yon, post ka lang doon, walang pirang lalabas. So 'yon. 'Yun yung una kong ginawa sa Facebook. So ang tanong, lahat ba nang nasa lugar nyo add friend mo sa Facebook? So yun yung tanong. For example, dito sa lugar ko is ano, Patinay, San Francisco, Baba, Pisaan, Hubang, Salvacion, Bourbon, Rizal, Lucac, La Caridad. So yun. So yung mga lugar na yan, halos lahat ng tao dyan hindi ko friend sa Facebook noon. So ang ginawa ko, ito yung ginawa ko mga lods. Ito yung pangalawa. Pangalawa kong ginawa, gumawa ako ng poster. So yung poster na yon, bali ang ginawa ko 10, di ba? 10 poster. Kadalasan mga size ng poster is 2x3. Tapos dun sa 2x3 na yon, may sa unang akma sa taas dapat. Ganito mga lads, lahat ng sasabihin kong ginawa ko, i-explain ko muna kung paano ko siya ginawa at paano ko siya ina-apply. So yon. So poster, dito sa poster, ang ginawa ko sa poster, nagpa-print ako 2x3, tapos dun sa taas may pangalan na Tafalias T-shirt Printing. Tapos nandun yung offer ko na T-shirt printing, sling printing, jersey printing, lahat halos basta makaya sa silk screen. Nandun dun sa offer na sa services. Tapos sa baba, nandun yung location mo, Facebook account, tapos yung number mo, cellphone number mo. Dapat may globe, tsaka may token text. So, yun. Yun yung una kong ginawa. So, ang diskarte ko doon, pumunta ako sa isang lugar, sa isang maliliit na lugar, tapos bawat school na may madadaanan, sa tapat ng school mismo, ilalagyan ko ng poster. So, yun. Bawat, kasi yung teacher ng, like for example, PE teacher, so makikita niya yun, di ba? Unang target mo pa lang doon, yung teacher talaga. Kasi yung mga student, hindi nila magigets yan. Teacher talaga yung makakagets niyan. So, yun yung pangalawa. So, sa pangatlo mga lods, ito ha, pangatlo. Ang ginawa ko sa pangatlo, gumawa ako ng flyer. So, yun. Ako mismo nag-distribute. Gumawa ako ng mga flyers, siguro mga 300, mga ganun, or mga 250.
nakalimutan ko na, basta medyo marami-rami rin. So binigay ko bawat ano, bawat store sa so, mga may farm supply, mga ganun, mga tindahan na malalaki or tipong ano lang, sakto-sakto lang na mga tindahan, tapos ganun. Binibigyan ko ng flyer, tapos may kasamang ano. Kasi yung flyer, mga lord, ganito yan. Yung flyers, kasi yung flyer, ano lang yan eh. Parang unang kita nila, ah, ganito, ganito. Tapos pagtalikod mo, wala. Basta, ano, siguro, ano, yun, yung tipong ganun. Siguro, tatabi lang nila, di ba? Tapos, ang hindi nila itatabi doon, pag binigyan mo sila ng calling card. Tapos doon sa calling card, meron nakapalagay na pangalan, t-shirt printing services, tapos number mo, location mo. Yun lang. Kasi nga, pag nagbigay ka ng flyer, kasi nga, ano, pag nagbigay ka ng flyer, ang tendency nun, kasi itatabi lang nila yan, tapos may posibilidad pa na pampunas or ano sa Tagalog yun. Basta, ano, parang titiklopin lang kung saan-saan, tapos yun, wala nang silbi yung flyer mo. Tapos, dapat samahan mo na ang calling card. Kahit ano lang na calling card. Yung mayroon namang mabibili sa mga ano, school supply na mga medyo makapal na tawag doon. Parang hindi naman siya ano, puto paper. Iba siya. Parang band paper siya na makapal. Ganun. Printahan mo yun ng parang calling card. Tapos yun na yun. Pagbigay mo ng flyer, bigyan mo ng calling card din. Diba? So, for example, sa binigyan mo ng flyer, mga 250. So, gawa ka din ng calling card na mga 200. Tapos, pipiliin mo lang mang bibigyan mo ng calling card yung solid talaga na parang nainganyo sa services mo. Pero yung taong nabigyan mo ng flyer, tapos parang wala sa isip niya na nabigyan siya, huwag mo nabigyan ng calling card kasi sayang. So, yun. Flyer, tsaka calling card. Flyer, tsaka calling card. Pangatlo yun, di ba? Pares yan. Magka-pares yan. Tapos sa pangapat, kasi yung una, Facebook. Facebook, post sa Facebook. Tapos, poster, pagkatapos sa poster, flyer, at saka calling card. No, tatlo na yun. Pero yung calling card at flyer, magkasama yun. Tapos, pangapat kong ginawa, isa no, yung sticker. Ito. Yung sticker, mga lods, siguro mga 50 sticker. Tapos yung size nun is 4x7 o 4x6, mga ganon. Tapos may nakalagay sa taas, Tapalyas t-shirt printing, number, tapos sample ng printing mo. Tapos dun sa baba, barya lang po sa umaga. So yun, nag-gets yun na. Barya lang po sa umaga yung sa baba kasi alam nyo kung saan siya ilalagay. Ilalagay nyo siya dun sa mga tricycle, sa multicab, sa van. Mga ganon, yung mga kilala nyo. Kilala nyo yung driver ng van, kilala nyo ng driver ng multicab, kilala nyo ng driver ng tricycle, or so yung sa mga padjak. Ganon. Yun yung pang-apat. Basic lang yun, wala kayong gagawing ano, sales talk doon. Sabihin mo lang na ididikit ko to sa'yo, ano lang, para may ano, may konting design naman daw. So, kung saan pwede idikit, yun. Mas maganda sa salamin, sa in front talaga. So, yun yung pang-apat. Sticker. So, panglima, ito, siguro sa panglima na ginawa ko, signage. So, yun. Pero sa signage, mga lods, talagang ano ako, talagang paulit-ulit kong ginawa siya. Kasi nga, sa dami ko nang ginawa na diskarte para makilala ako, siyempre, nakilala na nang nakilala. Paggawa ko ng signage, dun sa ano, dun sa daan na papunta na sa amin, nakailang signage yata ako, isa, siguro mga apat na signage na yung nagawa ko doon sa area na yon. Tapos palaging sinisira. Yung unang signage ko, binato. So ano, parang na ano siya, napunit. Binato. Tapos pangalawa, inatrasan ng ano, ng ranger yata yung sakyan, sasakyan na yon. Ranger. Tapos pang tatlo, parang na ano ng hangin. So sa pangalawa, panguna at pangalawa na signage, talagang parang sinadya. Hindi na sa parang, sinadya talaga na binato, tapos inatrasan ng ranger na sasakyan. Tapos sa pangtatlo, ano siya, hangin, natumba siya ng hangin. Tapos pagbagsak, napunit. So yun. Tapos pangapat, yun na yung pangapat. Nagtagal naman siya sa pangapat. Ang problema lang sa pangapat,
nabulok na siya, tapos faded na siya. Yun. Tapos panglima, hindi na ako nag-signage kasi nga parang sayang lang yung pera ko sa signage kasi nga paulit ng paulit. Ganun. So yun yung ginawa ko. Una, post sa Facebook, poster, flyer, tsaka calling card, tapos sticker, tapos signage. Tapos, ito yung ano ko mga lads. Meron akong ginawa dati kasi nung ano yung airpod ko, na, ano siya, nawala. Kasi nga, alam niyo naman, di ba? Nung nawala siya, medyo, ano, medyo mahirap tansyahin yung pera kasi nga dati siya yung nagpo-provide. So nung nawala siya, parang kami na lahat magkakapat magpo-provide. So yung t-shirt printing ko parang ginipit, nagipit siya, parang kinulang, ganun tipong ganun, hindi nagkasya. So ang ginawa ko, nag-apply ako bilang layout artist tapos t-shirt printing. So yun. Marami akong na-applyan, siguro mga 4 or 5 ganun sa Captured, tapos sa dito sa area namin sa Captured, tapos sa Art Avenue, sa Lakop, anong tawag doon, basta sa Lakop, tapos dito sa ano kay Paracale, tapos the last is ano dito sa Art DPI, tapos nag-iba na ng pangalan yun. So doon ako nagtagal sa DPI, tapos doon talagang nakilala nila yung ano ko, yung sarili ko na ito si Gary, t-shirt printer talaga to, tapos ganyan ganito nagli-layout. So nung tumiwalag na ako kasi nga 5 yon eh, di ba? 5. Nung tumiwalag ako, nagsarili ako. Every time na may pali-layout sila na medyo mahirap kasi may layout artist din naman sila pero nahihirapan sa ganung layout. Pinapasa nila sa akin. So parang nadagdagan yung ano ko, yung kita. So nagli-layout ako, nagti-t-shirt printing pa. Tapos pag may silk screen project sila, minsan pinapasubcon sa akin. So yun. Ang nangyayari sa akin mga lods, subcon, tapos layout, tapos meron ding rekta na client na pumupunta sa akin. Kasi nga, doon sila, yung rekta, nakukuha ko sila sa ano, doon sa poster, sa sticker, tsaka sa Facebook, doon ko sila nakuha. Tapos yung itong subcon naman, doon ko nakuha sa pag-apply ko sa t-shirt, sa layout artista ka sa digital printing. Nag-apply ako ng digital printing, di ba? 5 shop, tapos halos palipat-lipat. So nung tumiwalag ako, doon ko nakukuha yung subcon. Pinabasa nila sa akin subcon ng t-shirt printing or signage making, yun. Pero konti lang yung sa signage making, konti lang yung ano ko doon. Parang labor lang ba. Tapos yung sa t-shirt lang, ano lang, konti lang din kasi nga subcon. Medyo umi-score din kasi sila pag subcon kasi nga sa kanila nagsimula, tapos pinapasa lang sa akin. So yun yung talagang medyo ano sa akin, hindi naman malaking problema pero actually kumikita din naman, pero naiisip ko talaga minsan parang ano, pero okay lang, wala namang ano, hindi naman siya big deal, pero kawawa yung iba. Sana hindi nyo yung gayahin yung ganong sistema. Siguro ano, iniidolo nyo ako kasi nga ganyan. Kilala na ng t-shirt printing, ganun. Kahit hindi ako nagpa-advertise sa radio, tapos sa TV, sa lugar namin, nakilala na ako. Every time na, minsan nga lumalabas ako sa lugar namin, pumupunta ako sa ano, sa baryo, sa kanto. Kahit hindi ko kilala, tinatawag ako, "Oy, boss." Ganun. Tapos hindi ko kilala. Sinasabayan ko na lang. Oh, sige. So, yun. So, yun yung ano ko, yun yung tips, di ba? Yun yung tips ko sa mga nagsisimula. Ikaw na nagsisimula ka, gawin mo yun. Maganda yun. Una mong gagawin, ito ha, una mong gagawin, gawa ka ng poster. Tapos, pag medyo wala ka mong pera kasi nagsisimula ka pa, post ka sa Facebook. Huwag ka matakot mag-post. Kasi nga, sa Facebook, ang ginagawa natin bilang, ano, bilang business-minded, self-ads ang tawag doon, hindi pagpapasikat. Huwag mong isipin na yung iba, iniisip nila na parang nagpapasikat. Imahin mo yon, ang isipin mo, self-ads yon, self-advertising mo yon, para makilala ka nila na ganyan yung trabaho mo. Ay, ganyan pala yung trabaho ni ano, ni yan, yung tao na yan, ganyan pala yung trabaho niya. Sa kanya na lang kaya tayo magpaprint. So, yon,
yun yung unang isipin mo. Huwag mo isipin yung nag-post na naman yung ito, yung Kupal, para sabihin maraming alam, para sabihin na magaling siya ganyan. Wala, huwag mong isipin yan. Ang isipin mo, nag-self-advertising ka. So sa Facebook, nag-post ka sa Facebook, tapos gawa ka ng poster. Yung poster, ilalagay mo siya sa tapat ng mga school. Huwag sa kanto-kanto, kasi pag sa kanto-kanto mo ilalagay, matatabunan yan balang araw. Sa pag sa tapat ng school, hindi yan matatabunan kasi nga wala kang kalaban doon. So sa tapat ng school, ha, yun na, tandaan nyo yun. Huwag sa kanto nyo ilagay. Kasi sa kanto, maraming nakalagay dyan. Matatabunan yan balang araw. So, sa tapat ng school. So, poster yan ha. Tapos ng poster, magbigay ka ng flyer. Tapos, pag may nakatapat kang medyo seryoso sa flyer mo, bigyan mo ng calling card. So, yun. Pagkatapos nun, gawa ka ng signage. Signage ha. Pagkatapos gawa ng signage, gawa ka ng sticker. Mga 50 sticker or mga 100 kung kaya mo. 50 sticker, tapos huwag mo kalimutang lagyan sa baba ng barya lang po sa umaga. Idikit mo sa tricycle, multicab, or sa van. So, yun. Or sa mga padjak. Ganun. Mga basta makilala mo lang. So, para makilala ka sa lugar mo. So, yun. Basta nandun yung number mo, huwag mo kalimutan. So, yun ha. Sticker ha. Tandaan nyo yun. Pagkatapos ng sticker, ano ba ba? Kalimutan ka na. Basta, tandaan nyo yun. Post sa Facebook. Paulit-ulit na lang ako. Post sa Facebook. Poster. Flyer. Tsaka calling card. Signage. Sticker. At tsaka, meron pa yung isa eh. Ay, yun, ano pala yung nag-apply ako na tumiwalag. Sa subcon. Para sa subcon yun. Pero wag nyo nang gawin yun. Wag nyo nang gawin yun. Ang gawin nyo yung ano, yung isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima. So, limang, ano, post sa Facebook. Ito, post sa Facebook. Poster. Post sa Facebook. Poster. Signage, taka flyer, tsaka calling card. And then, sticker. Ah, tandaan niyo yan. So, yun yung gawin niyo mga lods. Maraming salamat sa mga walang tawang sa akong sumusuporta. Yun lang, sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong man sa mga nagsisimula, yung bagong usbong pa lang ng mga t-shirt printing. Yun, mga t-shirt printer. So, yun. Sana nakatulong to sa'yo. Kung may isip mo na talagang malaking tulong to para sa'yo, huwag kalimutang mag-like sa baba, tsaka hit ang subscribe button niya. Maraming salamat. Gay and fun.